Alright, maganda morning mga kaibigan, Luzon, Visayas, Mindanao at maging sa ating mga kababayang OFW. Sa araw na ito ay nakasakay na po tayo sa van going to Antipolo. Samahan niyo ako kasi ito po yung araw na kung saan ay titingnan na natin yung sitwasyon, titingnan natin yung permit kung nakuha na nila. And then kapag okay na po yung permit, so start tayo ng pagbili ng materials. So ito na po mga kaibigan yung umpisa ng kaganapan ng pangarap ni Nanay Arcel na magkaroon ng bahay. Sana ho, samahan nyo ako sa dasal, samahan nyo ako sa panalangin kasi hindi ko rin naman makakaya kung ako lang mag-isa. Kahit man lang sa inyong simpleng pag-subscribe, pag-share ng video ay malaking tulong na yan para sa proyektong ito. At tulad yan ang sinabi ko, kapag okay na po yung permit, mamimili tayo ng materials and then maybe tomorrow sa umaga start tayo ng construction. So maraming salamat sa nakatutok sa proyektong ito. Hopefully sana ay maibigay natin ang simpleng pangarap ng isang pamilyang mangangalakal nang hindi na sila natutulog sa lansangan. Sa muli po mga kaibigan, ako po si Taong Gala at tuloy-tuloy po ang pagsubaybay sa araw na ito. Ayan, sir, baka may... Kung inyo pong matatandaan, si Nanay Arcel ang pamilyang dumulog sa ating page at humingi ng tulong. Bago magtapos noon ang taong 2021 ay pinuntahan natin ang kanilang tirahan at binigyan natin ng sorpresa. Isang kabang bigas at pang-aginaldo ang ating ay binigay sa kanya. Sa pagkakataong ito, isang kahilingan ng kanyang nais na magkaroon sila ng tahanan. Dahil dito, suntok man sa buhan at hindi ko alam kung paano, ay talaga namang pinagdasal ko lang. Dumating ang punto na mayroong mga taong nakakita sa panawagang ito. At ito na nga, sa pagkakataong ito ay ating pupuntahan ang kanyang tahanan at alamin natin kung naayos na ang lahat ng mga request upang sa ganon ay magawa natin ang kanyang munting hiling na bahay. Mga Marites, sa mga kaibigan, nandito na po kami. Ay, naku, sir, ayoko. Ito po, tindahan ni Nanay. Ayan, si Nanay Arcel. Ano nangyari? Ganyang maga po, sir. Ano hong status? Ano hong dala-dala mo? Bali, ito po yung mga papel po na pinalakad po sa akin ng gwardiya. Pakausapin natin dito. Okay. So, pag sakaling ano, start na tayo, no? Marami bang mabibilhan ng mga materials dito? Meron po, sir. Andyan ba yung kausap natin? Andyan na po, dumating na po, sir. Meron pa ka doon sa katapusan kayo, sir. Okay. Ano, may sarili sa sakyan? Nag-ano sila? Yung kapong, may service kami. Pero yung sakyan. So, mga kaibigan, kailangan namin kumausap ng gwardiya dito kasi may gwardiya pala ito dito. So, para sa pag ano ng materials. Pero sa kanila naman daw yung bahay ay yung lupa. Nalaman ko na right lang ang pag-aari nila Nanay sa lupain. Pagkat ang lupain ay pag-aari ng isang malaking kumpanya, kailangan mong sumangguni sa gwardiya at kailangan mong humiling mula sa pamunuan kung sila ay papayagan. Pumapayag naman kapag light materials lang ang kailangang gawing bahay. Kaya dito, maaaring magbago ng disenyo sapagkat ang gagawin nating bahay ay light materials lang. Ngunit, kailangan namin kumuha ng permit sa barangay. Kaya tuloy-tuloy na sinamahan ko na si Nanay. Hindi ko na ibinigay sa inyo ang pag-uusap namin ng mga gwardiya sapagkat bawal kunan ng kamera. Ang tatay pala ni Nanay Arcel ay inabsorb ng barangay at binigyan ng honorarium maging janitor. Kaya kilala si Nanay Arcel ng mga taga-barangay. Kilala nilang tatay mo? Opo. Dito rin po nagtatrabaho. Ay, ganun. Pero inabsorb namin dito hanggang sa humina ng katawan. Oo. Ay, bigla na lang po siya. Hindi na po nakahinga. Nagwawalis dito sa barangay. Sa barangay po. Okay, tatawagin mo ano? Tawagin mo ang... Huwag kang umiyak. Sa pagkakataong ito, bumuhos ang luha ni Nanay Arcel nang maalala niya ang kanyang tatay.
bigla na lang kasi yung tatay niyo. Ang lakas pa mo niya. Salamat. Iyan ako. So, si Nani Arsil pala. Ano ang trabaho ng tatay niya, Rita? Tagawalis? Tagawalis. Janitor? Marami siya sa pili. Marami ito. Kasi kalandahan. Eh, kaysa naman magbabag doon sa araw. Ang traffic-traffic sa school dati. Nakita ng kapitan na masimbal. In-absorb dito. So, ibig sabihin, parang ano yan? Empleyado siya? Naging empleyado siya rito? Allowance lang. Okay, buti naman. Ang bait naman. Salamat po. Salamat eh. Tara. Salamat po, te. So, ayan mga kaibigan, nakakuha tayo ng permit. And thank you so much po sa mga mababait na mga ano dito, mga empleyado. Ayan, kay Ma'am, ano ba to, Clara? Ma'am Marlene? Marlene po. Marlene Bao, tama ba? Philly Marniola? Tama ba yung pagka? At Marifi Cuerto. And shout out din po kay Barangay Captain Larry T. Onzo po. Onzo, ng Barangay Captain natin. Maraming salamat po. Okay, so, eto. Ngayon, ipapasa natin yan. Aantayin natin yung approval. So, once na-approve na po, mga kaibigan, nakakuha na po tayo ng approval na kaya na. So, mag-change tayo ng concept na po. Kasi sa ngayon po, ay ang gagawin po natin ay tatang totally light materials na po ang ipapagawa. Ang importante lang dito, mabago natin yung bahay ni Nanay Arcel. Sa sitwasyon nilang ganun, ano? Yung pang tipong baguhin natin yung kanilang habong, yung kanilang mga luna, may maging kubo na rin. Yun lang po ang ano natin. Jinsan na kayo uli ha, Nanay Arcel ha. Talagang ako man eh, hindi natin inaasahan yung mga bagay na yun. Opo, sir. Mag-iba po talaga bigla-bigla ng mga bagay. Ito yung mga anak mo, no? Bey, kaway kayo, kaway. Yung dalawa, yung lalaki. Ano pangalan ka, kuya? Anong pangalan mo, kuya? Akila. Ha? Akila. Akila po. Gusto niyo bang magkabahay? Apa. Gusto mo? Nag-aaral ka to, kuya? Apa. Si ate, anong pangalan mo, ate? Halika, ate. Anong pangalan mo, ate? Andrea po. Andrea. Kasama ka rin kayo sa pangangalakal. Opo. Nangangalakal kayo kasama. Opo. Pangarap nyo rin magkabahay. Opo. Okay. So, sana, no? Yung pisahan sana natin ngayon. Kaso lang, may mga kailangan pa tayong gawin. Antay-antay lang na yun, ha? At istingsin nyo lang. So, mga ilang araw kayo na nagantay? Dalawang linggo po. Hindi kayo lumabas? Hindi po. Yung dalawang linggo, anong pagkain ninyo? Anong ginagawa mo? Bali, kung may magutos po, kadalasan po talaga sa kapatid ko po. Magkano po kami. Nanghihingi ka sa kapatid mo? Opo. Sila po, binibigyan po yung mga anak ko. Sila na lang. Opo. Ito dalawang linggo, ilang beses kayong hindi kumain? ano rin po eh. Siguro mo, marami rin po kasi kadalasan talaga initindi ko lang po yung pagkain ng anak ko. Nagulat ako sa sinabi ni Nanay Arcel noong mga nakaraang linggo. Kung sakaling makadelensya daw siya ng pagkain, mas inuuna niya ang kanyang mga anak kaysa kanya at sa kanyang asawa. Naantig ang aking puso. Kaya dito naisipan kong yayain na rin sila na kumain muna sapagkat ng mga oras niyan magtatanghalian. Tayo makakain dito. Meron po ba dito? Dito po. Sa may karinderya dyan? Opo, mayroon pa karinderya. Karinderya na lang. Kahit tayo. Patara. Sige ano sila. Tara ate, ayaw mo kumain. Tama ka. Apat. So mga kaibigan, dahil sa bundok dito, bumaba lang kami. So dito na lang kami karinderya kakain. Pakainin muna natin sila kasi dalawang linggo hong nag-antay sila, tapos ayan, di sila nakapangalakal eh. Sige. Pili na ako ng ate, ano ang pangalan? Ay, si Karinderya. Shout out to kayo. Hi po. Hello. Hello po. Kami po yung magkanda dito sa Karinderya. Oh, hala.
Oh, sige ho. Kain po kayo na. Kumain na rin po kayo. Sumama. Ikaw, babe. Sige, sige. So, pinakain na rin ito. Ito ano. Ikaw, babe. Kain ka. Tama na yung pani. Sa pagkakataong ito mga kaibigan ay pinakain natin si Nanay Arcel at ang kanyang mga anak. Samantala inaantay namin ang kanyang asawa na pumunta daw sa Marikina at nagbinta ng kalakal. Ang hindi alam ni Nanay Arcel na pagkatapos nilang kumain ay meron pa kaming pupuntahan. Isang lugar na kung saan may nakaabang pa rin siyang sorpresa. Ito gawin natin Nanay Arcel ha. Para hindi ka mamroblema, bibilhan kita ng bigas. Okay yun? Salamat po sir. Ha? Salamat po. Para kahit kung mga malakal kayo, may pundok ang bigas, ha? O, hindi man ganong malaki, pero basta at least mayroon kang, ano, hindi mo problema. Dalawang linggo ka mo kayo, no? Para medyo hindi kayo mahirapan masyado. At least, ano na. Saan din, gawin mo yung part na yan. Abisuhan mo ako kung okay na. Pag ready na, go tayo again, ha? Ay, nandito lang yung pera natin. Nakita mo naman yung pera, no? Nakita ko sa'yo. Patunay na may pera tayong hawak para at least anytime makapag-start tayo. Ha? Maging mapagbigay sa gabay ng Diyos upang maging tulay. So ayun mga kaibigan, sumakay na kami at ngayon po ay bibili kami ng bigas. O sino ba ngayon ang ayaw bang matapos? Lahat naman tayo gusto ng maging maayos. Ito ang panahon ng pagbibigayan. Ito lang ang sarili, may kusang kabutihan. Ano man ang loob, mga pinapasan, malalik ka lamang at malalampasan. Lagi mo tatandaan, kung di ka sigurado ay magtanong ka lang.
Yung ano mo, andyan na yung permit, di ba? Opo. Pakita mo, balik ka sa kanila at pagkatapos, sabihan mo ko kung okay na. Sige po. Basta't ako nang hihingi sa kanila ng ano doon na pakiusapan natin. Kahit isang ano ng hollow blocks, papatungan lang ng ano natin, light materials, ha? Opo, sir. So, pasensya ka na at magbabago ang design ng bahay mo. Okay lang po, sir. Ang pinaka-importante dito, makapag-umpisa tayo, po, ha? Sige. So, okay, sa muli, pasalamatan mo lang yung mga followers natin. Marami-marami pong salamat sa mga subscriber po, sa mga sumusunod po sa TG, at sa mga supporters po, yung sumusubaybay po sa story po ng buhay ko. Marami-marami po salamat lahat po sa TG at sa mga sponsor po. Salamat po. Thank you, Nay. Thank you. Ate, anong masasabi mo? May itlog na si ate. May itlog ka na. May dalang ito. Ano siya? Salamat po sa mga sumusuporta po sa inyo. Yun lang. Sige. Natapos na po ang ating pong araw nito at tulad ng dati, hindi pa natin naumpisahan yung bahay ni Nanay Arcel dahil meron pang mga kailangan. Pero masaya naman siya sapagkat kahit papano, ang ginawa natin ay binigyan natin ng pansamantalang tulong, ayuda, dahil sabi nga niya, dalawang linggong hindi sila nakapangalakal, talagang nahihirapan sila sa pagkain. Si Nanay Arcel nang hihingi na lang ng pagkain sa kapatid o mga kamag-anak niya. So, sa muli mga kaibigan, maraming salamat sa pagsama at sana samahan niyo ako sa dasal na ma-materialize natin itong bahay nito. Anyway, kunting gimbot na lang, approval na lang ang kailangan at ayon na mismo ang sumama sa paglalakad ng papeles. So, sa muli po ako po si Taong Galang mga kaibigan. Sana po ay patuloy niyong subaybayan at samahan ang ating vlog. At dalangin ko na sana po ay mapagtagumpayan natin ang ating hangarin na sa taong ito makuha natin ang ating 100,000 subscribers para maging malawak ang ating pagtulong sa mga taong nangangailangan. Shoutout nga po pala kay Kuya na tricycle at ito, nagpahatid ako sa kanya. Kuya, maraming salamat sa iyo, ha? Apo. Thank you, thank you. Si Kuya naman pala ay kaibigang matalik din ng asawa ni Nanay. Sa muli po mga kaibigan, ako po si Taong Gila, God bless and bye-bye. At siyempre, shoutout nga pala sa ating mga kababayan dyan sa ating Waray-Waray Vlog. Ayan, sa ating pong Delor Noodle. At siyempre, sa FLM Family, shoutout sa Team Waray, Team Yaho, Team Mambabarang, Team Gagamba Attackers, Tutoy Bibo Nation, kay Tutoy Bibo, Mentorados, igalap shoutout kay TJ Perto, kay Don Arsindak, Onika Angel, big love shoutout kay Krisba, yung mga nakasama natin sa jamming, sa kantahan, big love shoutout. Biska English, big love shoutout sa iyo at sa lahat ng mga kasama natin na nakasubaybay lagi sa ating vlog. Maraming salamat po sa inyo. Alright? Thank you and God bless.